Hindi rin nakaligtas sa baha ang lalawigan ng Aktan. Kabilang po sa mga binaha doon, ang dinarayong Boracay. Nandun po ngayong gabi live si Rida Reyes. Rida! Yes, Mike, hindi man kabilang sa mga lugar na isinailalim sa storm warning signal, bunsod ng Bagyong Falcon, dalawang araw din na nalubog sa baha ang ilang bahagi ng isla ng Boracay dahil sa malalakas na pag-ulan. Nagmistulang ilog ang kalsadang ito sa Nabas, Aklan dahil sa malakas na buhos ng ulan kahapon. Kaya ang mga residente, kahit na malakas ang ragasan ng tubig, ay napilitang lumusong sa baha. Dahan nga mga dahan ha. Naglutangan at nagkalat din ang mga basura sa kalsada. Ang tagpong ito hindi na raw bago sa tuwing umuulan sa lugar. As you can see, our sitio is very... Tuwing umuulan ng malakas ay eto ang aming nararanasan. Kaya tayo magturungan na isaayos ang aming kalsada dito. Apektado rin ng baha ang mga kalsada sa bayan ng Malinaw kung saan nalubog sa tubig ang ilang gamit ng mga residente. Ang malaparaisong isla ng Boracay sa bayan ng Malay hindi rin nakaligtas sa baha. Ilang bahay ang pinasok ng tubig at naging pahirapan ang pagdaan ng mga sasakyan. Hindi naman kinailangan lumikas ng mga residente. Pati mga nakaparadang sasakyan sa may Katiklan Jetty Port, inabot ng tubig dahil sa lakas ng hampas ng alon sa dagat. May report na natanggap tayo na yung waiting area bago sumakay ng sasakyang pandagat like pump boats, ferry, ay pinasok na rin ng tubig. Ayon sa Department of Public Works and Highways, hindi may iwasan ang insidente ng pagbaha sa ilang bahagi ng Aklan. Sabi ng District Engineer ng DPWH Aklan na si Engineer Noel Fuentebella, mas malakas kasi ang naranasang pag-ulan sa lugar sa kasagsaga ng Bagyong Falcon. Sa yung inuulan po ng isang oras, equivalent for 3 days na ulan. Humingi naman ng pangunawa ang DPWH sa publiko dahil ginagawa naman daw nila ang lahat para tuldukan na ang problema sa baha sa lalong madaling panahon. Patuloy din daw ang ginagawa nilang rehabilitasyon sa Boracay na matatapos sa Mayo sa susunod na taon. We cannot promise na walang baha, but we can promise the fast receiving time of water. Mike, buong araw na hindi umulan dito sa isla ng Boracay, kaya naman na mabilis din na humupa ang baha doon sa mga apektadong mga area na nabinahan itong mga nakakaraang araw. At sa kabila naman ng naging makulimlim na panahon at napakaalong dagat, ay patuloy pa rin ang pagdating ng mga bakasyonista dito sa isla. Mike. Maraming salamat, Rida Reyes.